inyong agreement ay ibibigay ito? Ng pera, January 23. Okay, may oras? Wala po, kaya nung time na nandito na ako. Wala rin lugar? Wala po lugar, pero kailangan ko lang pong i-deposit. Okay. Saan? May binigay silang bangko. After po nun, tumatok ko yung mic. Sabi ni Mike na parang, ingat kayo. Sabi ko, sarado na yung, sabi ko sa drive ko, sarado mo ni bintana. Alisa tayo, huwag mo nang tingnan yan. Tapos tumawag. Tumawag at sinabi ng Mike sa akin na wala lalabas sa video. Wala lalabas sa blatter. Wala lalabas sa media. Basta bigay mo lang yung iniingi namin ni Cedric. Tatawag siya sa'yo bukas, ibibigay sa'yo kung ano yung back account. Deposit mo na nun. Tapos ang usapan. Anong sabi? Sabi ko, opo. Takot po ako talaga dito. Bro. Ang pwede ko lang po sabi sila, opo, hindi po ako pwedeng humindi. Anong naglalaro sa inisipan habang lahat ng ito ay nangyayari? Dito boy, syempre lahat. Unang papasok, syempre din, yung pananakot. Yung pamilya ko, mga anak ko. Tapos syempre yung karir ko. Syempre po, after mangyayari dito, syempre yung kahihiyan na pangbababoy sa akin. Kaya po, hindi ko alam kung ano magiging reflect mo ito. Hindi ko po alam kung ano kalalabasan ito sa lahat. Sa lahat po ng mga magulang, mga bata, mga kaibigan ko na sumusuporta sa akin. Hindi ko po alam. Basta ang iniisip ko po ngayon dito. Gusto ko po maging safe yung mga anak. Gusto ko po makita safe yung mga pamilya. Nalayo ko po may mayar sa kanila. Nandito boy, hindi ako rapist. Hindi po ako nagda-drugs. Matino po akong tao. May takot ako sa Diyos. Mahal ko mga magulang ko, may respeto ako sa mga magulang. Kaya gusto ko kung ano yung gagawin ko, hindi gagaya ng mga anak. Nagkaroon ko na ng pagkakataon, makaharap ang mga anak, ang pamilya. Ito ba yun nga ang ano eh, masakit eh. Sa gitna na nangyayari na ganito sa akin, ayoko sila sa tabi ko muna. Ayoko sa tabi ko dahil ayoko makita ka na itsura ko. Ayokong na mawawala sila ng lakas ng loob na ngento kasi nakausap ko sila, ang gusto nila kasi parang gustong gumante. Siyempre anak yan eh, di ba? May ginawa sa tatay, ganun. Sabi ko hindi ganun. Ayoko kasi maawa sila, ayokong makita nila ganito ako. Kaya sabi ko, gusto nila pumunta, sabi ko, huwag muna. Di bali, pag nakalabas ako rito, magkikita-kita naman tayo. Kasi gusto ko silang yakapin. Saan lang ako yakapin? So puro kami telepono. Yung daddy ko, ayoko muna papuntay kasi may sakit po yun eh. Pero sabi niya, tatay mo ko, ba't wala ako dyan? Pagkatapos ng pag-uusap na ito, ang daming pwedeng mangyari. Una, base sa iyong pagkukwento, sumuway ka sa isang usapan. Dahil hindi dapat ito lumabas sa media, dapat walang nakaalam ito, may pinagkasunduan kayo, anything can happen. Handa ka ba? Ito boy, kung di ko po lalakas ang loob ko, tulad nga sinasabi ko, kung nangyari po sa akin to, I'm sure. Parang pwedeng ulitin, pwedeng mangyari uli, kundi man sa akin, sa mga iba pang kasama natin sa industriya, o yung mga ordinaryong tao, na walang mga kapit, o yung mga walang kakilala, connection, kasi yung tao to, malakas ang connection niya. Okay. Pwedeng may magsabi, baba naman ang 1 million, baba naman ang 2 million, it could have been bigger. Kasi dito boy, paano kung nagbigay ako? Paano kung nagbigay ako ng 1 million? Wala akong assurance kung ilalabas pa nila yung video or what. Vong, pagkatapos ng pag-uusap na ito, pwedeng may kumalat na video. Siguro yung video, okay na po yun. Okay na po yun. Kanila na po yun. Patawad, tanong lang ito. Itong video ba na ito ay naglalaman ng na nakikipagtali ka? Hindi po. Okay. Ang video po na ito na nakita na
na binaboy po ako yung from sa baba sa ari ko, sa private part ko, pinakita nila na medyo baboy na. At the same time, yung video ko na sinasabi na ako si Bong na nangarito ako na yun po yung video nilang hawak. Pang-blackmail nila sa akin. Wala po akong video na nakikipagtalik dahil po hindi nangyari na nakipagtalik ako sa kanya. Nung nasa presinto ka, nandun si Denise, wala kayong pag-uusap. Ang huli niya sinabi hindi sa akin, ka nagalit? I mean, base dito sa pagkukwento mo, parang naiba lahat ang kwento. Ito boy, imbis na magalit ako that time, takot na takot na ako. Takot na takot na ako. So wala na, hindi kayo nagkatingina? Na para bagang... Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ang tingin niya sa akin parang ganyan lang, na parang sinasabi niya, I'm sorry, Vong. Ganun lang. Ang naalala ko sinabi. Verbalized ito. Yes. Na humihingi siya ng pomanin. Yes. Oh. Vong, anong natutunan mo dito? Siguro, huwag tayo magtitiwala kahit kanina. Kasi hindi natin alam kung sino ba yung mabuti at hindi. Huli na lamang, anong dasal mo? Sana magkaroon ng ustisya to. Dahil ayoko na pong maulit to. Ayoko na pong maulit to sa akin. O ayoko po itong maulit kahit kanino. Kahit kanino. Lalo sa mga ordinaryong tao. Kung nagawa po sa akin, pwede pong mangyari sa kanila. Sa iyong matagahanga, anong nais mong sabihin? Mga sumusuporta po sa akin, salamat po muna sa lahat ng mga dasal ninyo. Na hanggang ngayon po eh, nagiging okay po ang aking kalagayan. Salamat po. At alam po sa inyo, hindi naniniwala. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, hindi po ako rapist. Hindi ko po magagawa yun. May takot po ako sa Diyos. Kung meron man akong kasalanan, isa lang po yun. Sa girlfriend ko. Nasa tabi mo siya. Anong sinabi mo sa kanya? Hindi kanya maniwala. Sobrang pagkukusalamat ko dahil ito yung sinasabi kong pinaka-down ko sa buhay. Na talagang hindi niya akong pinabayaan. Hindi niya muna inisip sa sarili niya kung ano mararamdaman niya o magiging anong reaction niya. Doon sa, syempre, pumunta po ako eh. Kasi, basta iniisip niya ako pa rin. Humingi ka ng tawad. Sobra po humingi ng tawad. Na sana nabigyan niya pa ako ng chance. Pero gusto ko na sabi sa kanya, hindi ako rapist. Hindi ko magagawa yun dito. Kaya po ako maharap dito. Dahil gusto ko po sabihin ni Duto, hindi po ako mahilig magpa-interview. Hindi po ako mahilig magpa-interview kahit po sa mga anak ko, sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi po ako, ayun, napaka-private ko po. Never kong inamin na may girlfriend ako before. Kasi sinasabi ko, meron. Hindi ako mahilig magpa-interview. Pero this time, alam ko po yung totoo eh. Alam ko po yung totoo. Kaya gusto ko pa sabihin. At ayoko pong maulit-ulito. At ayoko may mangyari ulito sa iba.